Magandang araw po sa inyong lahat, mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Uy! Binabangungot ka na naman, Emong! Gising! Gumising ka, Emong! Sigaw pa ni Buboy. Napadilat ako ng mga mata, pero sumalubong naman sa akin ang bilugang mukha ni Buboy. Sasampalin pa sana niya ako ulit, pero sinuntok ko na ito agad sa mukha, kaya nabuwal sa sakit ang matabang si Buboy. Hayop ka naman, Emong! Bakit mo ako sinapak? Reklamo pa ni Buboy habang hinahaplos ang ilong na namumula. Eh, loko ka pala eh! Nakita mong gising na ako? Mag-i-extra sampal ka pa? Ang swerte nyo rin, no? Mukhang sinasadya nyo talagang saktan ako habang tulog para makaganti kayo sa akin. Naiinis na wika ako pa. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Eh, ginigising ka lang namin. Imbis na magpasalamat ka sa amin, panay ka pa reklamo eh. Wika naman ni Buboy. Aba, magre-reklamo pa. Yan, lakas-lakas mo kaya sumampal. Tapos napakalapad pa ng palad mo. Mas masakit ka pang sumampal kaysa sa nanay ko eh. Inis na sambit ko uli. Nagtawa ng tuloy si Naruho at Lito sa sinabi ko, habang si Buboy naman ay napapakamot na lang ng ulo niya. Matapos makapag-unat ng katawan, ay nagpasyan na rin kaming bumaba upang makapag-almusal. Hindi ko man lang namalayan ang oras sa haba ng panaginip ko. Umaga na pala at nagugutom na raw si Buboy. Pero bago bumaba, ay may ilang katanungan muna akong tinanong sa kanila. Nahihiwagaan kasi ako kung ano nga ba ang nangyari bago ako magising. Hindi ko kasi maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para akong hinihingal na kabayo at ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Napansin ko rin na may kaunting galos ang tuhod ko. Inalala kong mabuti kung saan ko ito nakuha at ilang segundo pa ay sumagi sa akin ang pangyayari sa gubat nang matisod ako ng isang ugat ng puno habang tumatakbo. Pero ang ipinagtataka ko ay paano ko ito nadala hanggang sa tunay na mundo na aking ginagalawan. Posible kaya na magkatotoo ang lahat ng nangyayari sa akin sa panaginip habang ako ay natutulog. Naisip ko rin yung bagay na nangyari sa akin simula nang makaharap ko ang tambaloslo sa bahay ni Lola Iska. Natatandaan kong nasugatan niya rin ako gamit ang kanyang atake at nakaramdam ako noon ng kakaibang paghingal. Pakiramdam ko ay para akong tinanggalan ng oksigen at hindi ako makahinga. Ang pakiramdam na parang binutas ang baga mo tapos sumisingaw ito papalabas ng iyong katawan. Ganun na ganun yung pakiramdam ko. Tila pinipiga ng malaking tao ang baga ko at unti-unti itong dinudurog. Hanggang sa mawalan ako ng hangin sa katawan. Kung hindi nga lang sa tulong ni Lola Iska, malamang hindi na ako noon nakasurvive. Ibang klase rin palang manggagamot ang matandang iyon. Nagawa niyang maalis ang paninikip ng aking dibdib. Sa pamamagitan lang ng pagbulong ng orasyon, hinipo niya rin ang dibdib ko at pagkatapos noon ay bumalik na sa normal ang aking paghinga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ko ba nararanasan ang mga bagay na ito. Posible kaya na kapag namatay ako sa panaginip, ay kasamang mamamatay ang katawan ko dito sa tunay na mundo. Ito ang isa sa malaking katanungan sa isipan ko ng mga oras na iyon at hindi ko alam ang sagot. Subalit kung totoo nga ang aking hinala, ay dapat pala akong magpasalamat kay Buboy dahil kung hindi dahil sa kanya, ay baka mas malala pa ang natamo kong pinsala sa loob ng panaginip. Naisip ko kasi noon na sumugod sa bahay ng mga Enriquez at bahala na ako kung ano ang mangyari kapag nakapasok sa loob. Dihado ako dahil may mga armas silang dala. Samantala ako ay hindi ko pa alam kung gagana ba sa kanila ang kakayahan ko. Lalo at nasa loob lang naman ako ng isang panaginip
na bumalik sa nakaraan. Hindi ko na pinakita kay Rojo ang galos ko sa tuhod dahil baka mag-alala pa sila sa akin. Pero ayoko rin namang isipin nila na nagdadamot ako ng impormasyon. Kaya sinabi ko ang napanaginipan ko, pero hindi ko yun sinabi ng buo. Ilang bahagi lang ng pangyayari ang ikinuwento ko at yung iba ay hindi ko na binanggit. Kaya kalahati lang ng mga pangyayari ang nalaman nila. Nahihiya rin ako sabihin kay Rojo kung anong klaseng angkan ang meron siya. Dahil baka malungkot ito kapag nalaman niya ang totoo. Tiyak na bababa ang tingin niya sa kanyang pamilya. Mas mabuti pang sarilinin ko na lang iyon kaysa maging dahilan pa ng pagkasira ng imahe ng mga Enriquez sa mata ni Rojo. Oh, ano? Tara na? Tanong pa sa akin ni Lito. Nagulat ako nang tumayo itong mag-isa na walang anumang suporta mula kina Buboy at Rojo. Paunat-unat pa ito ng mga paa habang pinapatunog ang mga buto sa daliri at bewang. Magaling ka na agad? Gulat na tanong ko pa kay Lito. Nakita mong nakatayo na nga, diba? Itatanong pa. Sagot naman ni Buboy. Napataas lang ang kilay ko kay Tabatsoy. Oo nga, nakikita ko. Pero bakit parang ang bilis naman yata? Pagtataka ko pa. Bahagyang umiti lang sa akin si Lito. Huwag mo na akong alalahanin, Emong. Ayos na ako. Tsaka, hindi mo ba naalala yung sinabi ni Tata Dino? Diba sabi niya, isang araw lang daw ay ayos na ako? Salamat talaga sa kanya dahil wala na akong nararamdamang sakit. Parang nga mas gumaan pa ang pakiramdam ng binti ko eh. Pagmamayabang pa ni Lito. Tumango lang ako kay Lito sa kangumiti bilang pagpapakita na natuwa ako sa balita na naging normal na muli ang kanyang kalagayan. Ganun pa man, hindi ko pa rin binanggit kay Lito ang tungkol sa elementong nagdulot ng pagkapilay niya. Ayoko siyang mag-alala na baka muli siyang gawan ng hindi maganda noong nilalang o iyong elementong iyon. Matapos nito ay nag-aya na ngang lumabas ang tatlo para makapag-almusal na raw. Habang naglalakad sa pasilyo ng mga kwarto ay sumagi bigla sa isip ko si Clara. Naisip ko kung ano na kaya ang kalagayan nito doon sa nakaraan na pinanggalingan ko. Malamang pinapahirapan na siya ni Julio. Pero naisip ko rin na nakaraan na iyon at ibig sabihin tapos nang naganap. Kahit pa naroon ako o magbalik ako roon ay wala na akong mababago. Dahil sa sobrang pag-iisip ko kay Clara ay hindi ko na nga namalayan na tumutulo na pala ang luha sa aking mga mata habang iniisip kung paano ko siya tutulungan. Baka kasi may magbago sa mga pangyayari kung tutulungan ko siya doon sa nakaraan. Parang iyon bang mga nagta-time travel? Wala ako sa sarili na naglalakad pa ibaba ng hagdan. Mabuti at nahawakan ako ni Rojo dahil muntik na akong mahulog. Nakatulala lang kasi ako habang naglalakad at nakatitig sa kawalan. Ano bang nangyayari sa iyo, Emong? Iniisip mo pa rin ba ang panaginip mo? Nagtatakang tanong ni Rojo. Hindi. Wala to. May naalala lang ako. Si Nanay. Namimiss ko na kasi yung sermon niya sa akin tuwing umaga. Gaya nitong pagising, tatalakan na ako noon sigurado. Sasalubong na ang umaatikabong bunganga niya. Palusot ko pa kay Rojo, pero buti at umepekto din naman iyon. Tumango-tango lang siya sa akin. Habang pababa na ay sinilip ko pa ang pintuan ng basement at nakitang nandoon pa rin ang mga kadena at kandado na inilagay ni Lola Esther. Nakapulupot ito sa pinto, kaya saradong-sarado ang basement. Wala rin akong napapansin kakaiba habang tinututukan ko ito ng aking mga mata. Tila ba may nagbago na hindi ko maipaliwanag kung ano. Pagkababa namin sa hagdan ay dumiretso kami sa dining area at tumambad sa amin ang nakahandang almusal ni Lola Esther. Nagsiupuan na kaagad si Nalito at Buboy, samantalang kami naman ni Rojo ay tinulungan muna namin si Lola Esther na dalhin sa lamesa ang mga tasa ng gatas
at garapon ng asukal na nakalagay sa stainless na lalagyan. Kasunod nito ay umupo na rin kami ni Rojo kasabay ni Lola Esther sa lamesa at nag-umpisang magdasal ang matanda. Habang nasa kalagitnaan ito ng pagdarasal, ay bigla itong inubo ng sunod-sunod. Pero yung tunog ng ubo niya ay napakasama. Hindi ako sigurado kung plema ba o laway lang na bumara sa lalamunan. Pero kakaiba ang tunog talaga, nakakabahala. Parang may pinipigilan ito sa lalamunan na ayaw ilabas sa bibig. Napansin ko rin pagkatapos umubo ni Lola Esther na bigla itong namutla, na animoy naging anemic kaagad. Bakas rin sa mga kinikilos niya na unti-unti itong nawawala ng lakas o kaya nanghihina. May sakit kaya si Lola Esther? Ito ang tanong ko sa isipan habang panakanakang sinisipat ang matanda. Hindi naman nakatiis si Rojo na tahimik lang sa tabi at kaagad tinanong ang kondisyon ng kanyang lola. "La, ayos lang po ba kayo?" Tanong pa ni Rojo na may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Oo, apo. Ayos lang ako. Masama lang kaunti ang pakiramdam ko." Mahinang sagot ni Lola Esther na halatang nawala na ng lakas. Subalit hindi lang ito ang napansin ko sa kanya, kundi pati na ang panlalalim ng kanyang mga mata na nangingitim na rin. Nakalubog na nga ito na parang sinunto. Dito ko napagtanto na marahil ay hindi ito nakakatulog sa gabi ng maayos o di kaya sinasadyang hindi matulog. Baka kasi may gumagambala sa kanya na hindi nakikita, kaya ito ang naging resulta ng kanyang pagpupuyat. Mga teorya ko lang ito noong una, ngunit kalaunan ay nanumpak rin ang hula ko. Dahil noong magawi ang ulo ni Lola Esther sa kusina, ay biglang nanlaki ang mga mata niya at nahintakutan sa nakita. Sinundan ko ang tinitignan niya, ngunit halos panawa naman ako ng ulirat nang makita ang isang figura ng itim na babae na nakatayo sa tabi ng lababo. Nalilisik ang mga mata nito kay Lola Esther at masamang masama ang titig. Naanimoy susunugin ng buhay ang matanda sa pamamagitan lang ng mga titig niya. Nang makabawi ako sa pagkagulat ay lihim akong umusal ng orasyon at ipinitik sa babae sa kusina. Ngunit bigla itong naglaho bago pa tumama sa kanya ang tigal pong ibinato ko. Nawala na ito sa paningin namin ni Lola Esther na parang usok na mabilis tinangay ng hangin. Nakita kong nakahinga ng maluwag si Lola Esther nang maglaho ang itim na figura. Pero hindi nagtagal ay muli na naman itong nagpakita. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakatayo na iyon sa likuran ni Rojo. Ganun pa rin ang kanyang postura. Madilim ang mukha at nanlilisik ang mamula-mulang mga mata. Sa takot ni Lola Esther ay napatayo siya sa kinauupuan. Subalit bigla itong natigilan nang maglaho din bigla ang nilalang na nagpakita. Nagtaka naman si Rojo sa inasal ni Lola Esther dahil para itong nakakita ng multo sa kanyang reaksyon. Pawisan at nanlalaki ang mga mata. Napalingon pa si Rojo sa likuran dahil sa likuran niya mismo nakatingin si Lola Esther kung saan nakatayo ang babaeng mahiwaga kanina. Pero wala namang nakikitang kakaiba si Rojo bukod sa bintanang nakabukas at may makukulay na kurtina na tinatangay-tangay ng hangin mula sa labas. Dahil dito, nahihiwagaan na tuloy ito sa kinikilos ng kanyang lola. Takot at kilabot ang nakarehistro sa mukha. "La, ayos lang po ba talaga kayo?" Tanong pa ni Rojo. Parang robot naman na dahan-dahang bumaling si Lola Esther sa kanya habang namumutla ang takot nitong mukha. Oo, ayos lang ako iho. Sige, kumain lang kayo. Magpapahinga lang muna ako saglit sa kwarto. Ikaw na ang bahala dito ha." Wika pa ni Lola Esther sabay umalis na ito at pumunta na sa kanyang silid. "La, uminom po muna kayo ng gamot, baka kung ano na yan.
Mauwi pa yan sa trangkaso. Habol pa ni Rojo kay Lola Esther. Oo, apo. Sige, salamat sa payo mo. Sabay isinara na ang pintuan ng kwarto. Uy, ano bang nangyayari sa lola mo? Kakaiba yung nakikita ko sa kanya eh. Mahinang sambit naman ni Lito. Hindi ko rin alam eh. Baka masama lang talaga ang pakiramdam niya. Tipid na sagot ni Rojo. Pero ang totoo, naguguluhan rin siya sa nangyayari sa kanyang lola. Ngayon lang din niya nakita itong ganito, kaya hindi maiwasan ni Rojo na mag-alala ng husto. Baka naman may nakita siyang kung ano, kaya ganun ang reaksyon niya. Saan naman ni Buboy? Hoy, tumigil ka nga dyan taba. Imbis na makatulong, idadagdag ka pa sa problema eh. Saway naman ni Lito. Ito naman, para yun lang ang sinabi ko eh. Nakadagdag agad sa problema. Wika pa ni Buboy, sabay nag-roll ng mga mata. Pero pinandilatan lang siya ni Lito. Tama siya. Mabuti pang kumain na lang tayo at kalimutan ang nangyari. Mukhang masama lang talaga ang pakiramdam ni Lola Esther. Pakiabot nga ako ng sinangagboy. Pakiusap ko pa kay Buboy. Inabot niya naman ito sa akin kaagad at sumandok ako ng 4 beses bago ko iyon inabot kay Rojo. Salamat. Nagpakita lang na isang matipid ng ngiti si Rojo bago niya kinuha ang sinangag na kanin. Huwag kang mag-alala, Rojo. Magiging ayos din siya. Wika ko pa, sabay tinignan ang plato ni Lola Esther. Nalulungkot ako dahil hindi malang niya nagalaw ang pagkain sa takot niya doon sa nilalang. Napaisip rin ako kung sino ba ang nilalang na nagpapakita kay Lola Esther. Nahihiwagaan ako kung bakit ngayon lang ito nagpakita. Gayong sa mga nakalipas na taon ay mag-isa lang naman si Lola Esther sa bahay na iyon. Ang tanging naglalaro na lang sa isipan ko ngayon na baka iyon rin ang itim na silhouette na nagpaparamdam sa akin sa manukan, sapagkat magkapareho lang sila ng inilalabas na aura. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang motibo nito upang magpakita kay Lola Esther. Nabagamat masikreto sa buhay ay namumuhay lang din naman ng tahimik sa bahay na walang ginagambalang nilalang. Hindi kaya may koneksyon ito sa kaso ni Clara? Pero bakit niya ginagambala si Lola Esther? Biglang bulong ko sa aking sarili. At hindi iniisip na iisa lang ang nilalang na ito sa babaeng kahawig ni Clara na siyang sumakal sa akin sa may hallway. Yung nilalang kasi na nagpakita kay Lola Esther ay walang mukha, as in burado. Bagamat maliwanag ang paligid ay wala talaga ako makitang facial figure sa mukha ng nilalang. Napakadilim nito, subalit nakakasilaw naman ang mga mata niya na nagliliwanag sa likod ng natatakpan ng mahahaba at maiitim na buhok na buhaghag. Parang nga itong kumikislap ng mga jolen o bolang nagliliwanag sa dilim. Nakasuot ito ng puti, ngunit yung kasuotan niya ay kulay di gatas na may pagkakaramel na tila matagal na panahon na hindi nalalabhan. Mantsyado na kumbaga. Hindi ko lang sigurado kung galing ba iyon sa dugo o kumapit na alikabo. Nakatayo lang ito na parang tuod kung saan man ito makita at naglalaho na lang agad na parang usok tuwing mawawala. Ito na kaya ang ganti ng mga espiritong hindi matahimik sa bahay na ito? O isa lamang itong maligno na nananakot sa mga nakatira? Ito ang mga katanungang naglalaro sa loob ng aking isipan na hindi pa mabigyan ng kasagutan dahil sa maliit kong kaalaman. Pagkatapos kumain ay tinulungan namin si Rojo sa paglilinis ng bahay. Naghugas ng plato si Rojo at Buboy. Samantalang kami naman ni Lito ang siyang nagpunas ng lamesa at nag-ayos ng mga upuan. Habang naglilinis ay hindi ko maiwasang tignan ang lumang painting ni Julio dahil para itong nakamasid sa akin kahit saan ako bahaging pumuwesto. Mapaibabaw man o ilalim ng lamesa ay tinitignan niya ako. Yung mga mata niya ay nanlilisik na animoy galit na galit sa akin
at tinataboy ako papalabas ng bahay. Natigilan ako bigla nang may marinig akong tinig na nagsalita sa malapit na sinabayan ng sitsit. Akala ko si Lito lang iyon o di kaya si Buboy na nag-uumpisa na namang magbiro, pero pagtingin ko sa kanila ay abala lang ang mga ito sa kanilang mga gawain. Pinilig ko ang aking ulo at itinuon na lang ang atensyon sa paglilinis. Subalit muli na naman akong napatigil nang may tumawag bigla sa aking pangalan. Sa una ay mahina lang ito, ngunit habang lumilipas ang mga minuto ay palakas ng palakas. Na tila ba balak nitong pasabugin ang mga eardrums ko. Nanindig agad ang mga balahibo ko sa katawan dahil ang tunog ng boses niya ay nakakapangilabot na parang isang paos na matandang nakabusal ang bibig na nananaghoy sa gitna ng kawalan. Umuungol ang lalaki na hindi ko mawari kung saan nang gagaling. Lumingaling ako sa kaliwat kanan ngunit wala akong makitang bagay na masasabing siyang pinagmumulan ng nakakapangilabot na ungol. Ibang klase rin yung ungol niya dahil kapag napakinggan mo ito ay iisipin mong ibinabaon ito sa hukay patungo sa pinakailalim na bahagi ng lupa. Paulit-ulit lang itong nananaghoy sa aking mga tenga na parang gusto niyang kumawala sa mapait na karanasan. Patuloy lang ako sa pagsipat sa paligid at sinusubukang hanapin kung saan ba nagmumula ang nakakatakot na ungol, hanggang sa mapadako uli ang paningin ko doon sa lumang painting. Kung kaya't gano'n na lang ang pagkasindak ko nang makitang naroon si Julio nakahubad sa painting na may busal ang bibig habang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa may likod. Umuungol ito sa sindak ngunit tanging ako lang ang siyang nakakarinig sa kanya. Nagpupumiglas ito sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay at paa, pero hindi nito magawang makawala sa higpit ng pagkakagapos. Nakakapangilabot rin ang ipinapakita niyang takot sa kung sino mang nasa likod nito dahil sa pawis na namumuo sa noo niya habang umiiling-iling na tila humihingi ng saklolo sa akin. Parang nagkaroon ng live animation ang painting at nakakakita ako rito ng live torture ng isang lalaki. Sinubukan itong gumapang subalit hindi ito makausad dahil sa bigat ng katawan. Maya-maya ay halos mamatay ako sa sindak nang lumitaw sa likuran ni Julio ang itim na babaeng nagpakita kay Lola Esther. Nakasuot ito ng mahabang damit na puti na animoy white lady ang postura, habang may hawak na dugo ang kutsilyo. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan pa rin ng kanyang mahabang buho. Ang nag-iilaw na mga mata lang niya ang nanlilisik at nagpapahiwatig sa akin ng tunay niyang emosyon. Magkahalong galit at puot ang makikita sa aura niya. Dahan-dahan itong naglakad papalapit kay Julio habang tumutulo ang dugo na nagmumula sa kanyang kutsilyo. Si Julio naman ay patuloy rin sa paggapang habang sumisenyas itong iligtas ko siya. Pero hindi na ako nakakibo nang makalapit ang babae at sa isang kisap mata ay biglang walang habas na pinagsasaksak si Julio, sunod-sunod at walang tigil. Mapapansin ang panggigigil ng babae sa brutal na ginagawa dahil madiin na madiin talaga ang bawat pagsaksak ng kutsilyo sa likuran ni Julio. Napapaigig na lang si Julio sa mga tinamong saksak at walang nagawa kundi ang umiling at magmakaawa sa akin. Kung saan-saan na sumisirit ang dugo niya sa walang humpay na pag-unday noong babae, naliligo na rin ito sa dugo. Matapos ang matinding pananaksak nito, ang sumunod na ginawa ng babae ay hinawakan niya sa leeg si Julio, pagkatapos ay ginilitan ito. Sumirit na parang fountain ang dugo ni Julio matapos bumuka ng leeg. Kita pa ang maputing buto nito sa lalamunan
habang umaagos ang dugo. Unti-unti nagsasara ang talukap sa mga mata ni Julio, kasabay ng pag-agos ng mga luha niya, ang pagtulo rin ng dugo sa kanyang bibig. Tumutulo ito na parang malakit na laway, hanggang sa sumama sa dugong bumabaha sa sahig. Hindi ko maintindihan ang sarili, pero nakaramdam ako ng awa para kay Julio. Masyadong brutal ang ginawa sa kanya. Subalit hindi ko rin masabi kung dapat lang ba sa kanya ang nangyaring iyon. Matapos siyang malagutan ng hininga, ay dahan-dahang tumayo ang mahiwagang babae. Sa gitna ng nakahandusay na katawan ni Julio, tapos itinutok sa akin ang kutsilyong gamit nito sa pagpatay, na para bang ipinapahiwatig na ako na ang susunod na biktima. Hindi! Sambit ko habang nanlalaki ang mga mata ko sa takot at parang sinimento ang mga paa ko na hindi makakilos sa kinakatayuan. Mabilis nang lamig sa kilabot ang katawan ko at napaatras, kaya hindi ko sinadyang masagi ang isang upuan sa bandang likuran ko. Uy, Emong, anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Para kang engot dyan na nakatulala, nang walang dahilan. Sinagi mo pa yung mga upuan na inayos natin. Nahimasmasan ako agad nang tapikin ako nilito sa balikat. Napatingin ako sa painting, ngunit nagulat ako na wala na roon ang babae. At bumalik na sa larawan ang imahe ni Julio na suot ang uniforme, habang nasa tabi ang ripulong nakausli ang bayoneta. Ano mo nangyari? Tanong ko rin, kaya tumaas naman agad ang mga kilay ni Lito at lalo itong nagtaka sa akin. Ikaw nga ang tinatanong ko, dahil kanina pa kita tinatawag, hindi ka naman sumasagot dyan. Akala ko nga natutulog ka nang nakatayo. Pero dilat naman ang mga mata mo. Ano bang nangyari ha? At titig na titig ka dyan sa painting. Curious na tanong pa ni Lito. Wala. Huwag mo na lang ako intindihin. Nililinaw ko lang kung magkahawig ba sila ni Rojo. Masyado kasi siyang gwapo eh. Palusot ko pa kay Lito. Naku, tigilan mo nga ako Emong. Kailan ka pa naingit sa kagwapuhan ng iba? Baka naman ang totoo, gusto mo din na maipinta ang sarili mo sa ganyang painting. Napapapitik pa sa mga daliri niya si Lito habang pinupunasan ang lamesa. Dahil dito, tipid akong tumawa para hindi ito makahalata. Ayokong umiral ang pagka-mausisa nito. Hehe, siguro nga. Siya sige, maglinis na tayo at baka tapos na sinaroho doon. Uwi ka ko pa ng nakangiti. Okay sige. Walisin mo na rin yung kalat sa sahig. Tignan mo to, may mga kanin pang nalaglag. Hay, ang kalat-kalat talaga kumain ni Buboy. Kaya minsan nakakainis siyang kasalo eh. Naiiritang saad naman ni Lito. Hayaan mo na, kaunti lang naman yan. Nakangiti ko namang sabi habang yumuyuko sa mesa. Pero halos mamatay na naman ako sa sindak nang maispatan ang dalawang binti na nakatayo sa kabilang bahagi ng lamesa. Napakaputla nito na para bang naubusan ng dugo. Pag-angat ko ng tingin sa ibabaw ng lamesa, ay wala naman akong nakitang nakatayo roon. At nang ibaba ko muli ang tingin, ay wala na roon ang mga binti. Napabuntong hininga na lang ako sa mga kababalaghang nararanasan ko sa bahay na iyon. Kung hindi nga lang ako nasanay ni Agum, sa mga nakakatakot na imaheng nakikita ko ngayon, ay malamang namatay na ako sa nerbiyos dahil dito at uuwing may bulak na sa ilong. Ipinilig ko na lang ang ulo at nagdesisyong wag na lang pansinin ang mga kakaibang bagay sa paligid ko. Tapos ka na ba, Emong? Tanong pa sa akin ni Lito. Oo, patapos na rin. Bakit? Balik tanong ko naman. Maliligo kasi ako eh. Kaya magpapasama sana ako sa iyo sa labas. Bibili lang tayo ng sabon. Tumataas na rin ang sikat ng araw. Kaya masarap maglaba. Pag-aaya pa sa akin ni Lito, tumango lang ako bilang tugon. Pero sigurado ko ba? Kaya mo na talagang maglakad? Ang ibig kong sabihin, kung
magagalaw mo na ba ng maayos yung binti mo? Baka kasi mabinat ka eh. Pag-aalala ko pa kay Lito. Ano ka ba emong? Ayos na nga ako. Mahusay talaga ang matandang iyon. Kaya huwag ka nang mabahala dyan. Gusto mo, sipain pa kita eh, para malaman mo na okay na talaga ang binti ko. Paghahamon pa ni Lito. Tigilan mo nga ako dyan. Uy, dalawang bareta bilhin mo ha. Wala kasi akong barya eh. Sagot ko naman. Ha? Anak nung... Sige na nga. Ay, kahit kailan ka talaga emong, napakabarat mo. Singhal pa sa akin ni Lito. Hehehe, manlilibre ka naman pala eh. Dami mo pang sinasabi. Sagot ko naman, sabay kinutusan siya ng mahina. Hoy, ano ka? Siniswerte? Hindi libre yan, no? Bayaran mo yan kapag ikaw naman ang bibili. Hirit pa ni Lito. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Ah, Rojo, lalabas muna kami para bumili ng sabon sa tindahan. Paalam ko pa kay Rojo. Uy, bibili kayo ng pagkain? Habol pa ni Buboy habang binabanlawan sa lababo ang mga pinggan. Ay naku, umiral na naman yung katakawan mo. Ang sabi ko, bibili kami ng sabon, hindi pagkain. Sagot ko pa kay Buboy, kaya napakamot naman ito ng ulo. Haha, sige emong, balik lang kayo agad ha. Mag-iingat kayo dyan, baka kidnapin kayo ng mga chicks. Saad naman ni Rojo habang tumatawa at inilalagay sa maliit na aparador ang mga kutsara at tinidor na napunasan niya na. Oo, sandali lang kami. Tugon ko naman at lumabas na kami nilito ng bahay. Tahimik lang kaming naglalakad sa kalye habang nakangiting nilalanghap ang sariwang hangin sa labas. Isa ito sa gusto ko sa probinsya. Kalmado lang ang lahat at presko ang hangin. Nang dumating kami sa mataong kalye, ay isang tindahan lang naman ang nakikita naming bukas. Karamihan ng mga nakabukas na tindahan ay nagtitinda lang ng gulay, prutas at kakanin. Kaso nga lang, iyong tindahan na binilhan namin dati ng candy kahapon ang bukas, kaya nag-alangan kaming lumapit. Mahirap na baka nasa loob uli iyong dalagitang masungit. Pero napansin namin na iba ang nagbabantay sa loob. Dahil dito, naisip namin na baka ito yung nanay noong masungit. Kaya naman, nagpasya na kami lumapit para bumili ng sabon. Kumatok agad si Lito sa maliit na pintuan ng tindahan at binuksan naman ito agad ng ginang, sabay magiliw kaming nginitian. Sa tansya ko ay nasa mid-50s pa lang ang matandang iyon. Medyo mataba at kayumanggi ang balat. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya. Di gaya noong anak na laging mainitin ang ulo at nakabusangot. Nakangiti lang sa amin ang ginang na animoy nasiyahan nang makita niya kami. Anong may paglilingkod ko sa inyo, mga tisoy? Malumanay na tanong pa ng ginang. Natuwa naman ako dahil magalang pala ito at palabiro. Ay, dalawang bareta po ng sabon sana manang kahit ano pong brand. Sabay abot ng bayad ni Lito. Naku, alingkuring na lang tawag niyo sa akin. Tsaka, di ba sa mga Enriquez kayo tumutuloy? Usisa pa ng ginang sa amin. Ah, opo, doon nga po alingkuring. Ang totoo nga niyan, nagbabakasyon lang kami at pangalawang araw pa lang po namin. Ako naman po si Emong, siya naman si Lito. Pagpapakilala ko naman sa sarili namin. Ah, ganun ba? Naku, hindi ba kayo natatakot sa bahay na yan? Usap-usapan kasi na maraming nagpaparamdam dyan, lalo na sa bahagi ng banyo sa likod. Madalas daw may nagpapakitang maligno. Chismis pa ni Aling Kuring. Napailing na lang kami ni Lito dahil may version 2.0 pala dito ang mga nanay pagdating sa chismisan. Pero dahil napaka-interesante ng ikinikwento niya, ay nainganyo kaming magtanong tungkol sa kasaysayan ng bahay at sa nakaraang buhay ng mga Enriquez. Sa tabas ng kanyang dila, hindi na ako magtataka kung marami itong nalalaman. Sa hilatsa pa lang ng muka, ay malamang laging kaututang dila ang mga Marites sa lugar nila. Ano ho bang maligno ang sinasabi niyo, Aling Kuring?
Tanong ko pa sa ginang. Yung nandun sa labas ng bahay? Naku, madalas yung magpakita sa mga bumibisita sa bahay na yan. Lalo na sa mga katulad yung dayo. Sagot pa ni Aling Kuring. Hehehe, wala pa naman ho kaming nararamdaman doon, Aling Kuring eh. Pagsisinungaling ko pa. Alam kong nakita mo na siya, iho. Wika bigla ni Aling Kuring, kaya nagulat ako sa kanya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Kuring. Seryosong tanong ko. Nagulat ako kung paano niya nalaman ang bagay na iyon. May kakayahan ba siyang maramdaman o basahin ang iniisip ng ibang tao? O di kaya siguro ay may tangan din siyang proteksyon katulad ng dinadala ko. Alam mo, iho, hindi sa tinatakot ko kayo, ha. Palagi kayong mag-iingat sa bahay na iyon dahil hindi lang kayo ang mga nakatira roon. Marami sila. At minsan, kapag hindi nila gusto ang mga bisita, e pinapakitaan nila upang itaboy. Ang malignong nakikita mo sa bahay ay kayang gumaya ng mukha ng ibang tao. Magpalit ng anyo gaya ng pusa, aso, ibon at baboy. Madalas siyang nakikita sa palikurang iyon dahil sinasabing ito ay pagmamayari niya. Alam mo, minsan ko na rin siyang nakita noong araw na bumisita kami sa bahay ng mga Enriquez upang dalawin ang asawa ni Manang Esther na may sakit noon. Mahabang salaysay pa ni Aling Kuring. Ano pong nangyari pagkatapos niyang dalawin? Tanong naman ni Lito kay Aling Kuring. Tumingin muna sa paligid ang matanda at nang makitang kakaunti lang ang dumadaan, ay saka pa lang siya nag-umpisang magkwento. Ganito kasi yan, mga iho. Gabi noon, kasagsagan ng malakas na ulan sa labas. Habang naghahanda ng kape si Manang Esther, ay nagpaalam muna ako na magbabanyo sandali. Kako, masakit ang puson ko. Itinuro naman sa akin ni Manang Esther ang banyo. Pero sabi ko, alam ko naman na iyon kung nasaan. Dahil noong medyo bata pa ako, kagaya nyo, lagi kami naglalaro sa bukirin sa likuran ng bahay ng mga Enriquez. At nakikita ko nga ang manukan at ang banyo. Kakaunti pa lang ang silungan ng mga manok doon. At noong mga panahong iyon ay dalaga pa ako. Kasama ko noon ang nanay ko. Kaso ayaw naman ako samahan. Kaya mag-isa ako pumunta sa palikuran. Masakit yung puson ko noon. Pero alam kong hindi pa naman ako dinadalaw. Kaya naisip ko na baka sumasakit lang talaga. Dahil sa lamig ng ihip ng hangin sa labas na pumapasok sa loob ng bahay. Habang ako ay naglalakad sa gilid ng bahay, ay nadaanan ko muna yung puso sa may tabi ng halamanan. Makikita mo agad iyon pagkapasok mo pa lang sa may manukan. At yun na nga, habang naglalakad ako ay napansin kong yumugyog ang halamanan sa tabi ng puso. Noong una, hinayaan ko lang kasi baka gawa lang ng hangin. Pero habang binabaybay ko na yung manukan ay biglang lumakas ang pagyugyog ng mga halaman. Para talaga itong inuuga ng kung sino man. Pero wala naman ako nakikitang tao na maaaring lumika ng ganoong bagay. Subalit dahil sa masakit na masakit talaga ang puson ko, kaya binaliwala ko na lamang iyon at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit ang totoo, takot na takot na rin naman ako. Tinapangan ko na lang ang loob ko at iwinaksi ang takot. Kako, makaraos lang ako dito ay hindi na talaga ako kailanman babalik pa sa bahay na ito. Kaya iyon na nga, habang papalapit ako sa banyo, ay may biglang dumaan sa likuran ko. Napakabilis noon, parang aninong itim lang. Noong una, inisip ko na baka guni-guni ko lang. O di kaya dahon lang na nilipad ng hangin, hindi ko lang naabutan kaya hindi ko nakita. Para kasi talagang usok eh na nagtungo sa kawalan. Dito na unti-unting gumapang ang takot ko. Kaya nagmadali na akong pumasok sa banyo at isinara ko ang pinto. Agad na ako naghubad noon at pumwesto sa kubeta. Pero habang nasa kasagsagan ako ng pagbabawas, ay nakarinig ako ng mahinang sit-sit na nanggagaling sa labas. Yung tunog ng sit-sit ay parang huni ng ahas at palaka. Parang ganun. Kumakalat yun sa tenga ko na animo'y sinasadyang iparinig sa akin ang buo. Kinikilabutan na ako noon at nagsisimula ng manindig ang aking mga balahibo. Pero dahil sa hindi pa ako tapos magbawas, kaya tiniis ko na lang muna ang takot na nararamdaman ko. Pumikit na lang ako noon at nagdasal na sana
mawala na yung sitsit na naririnig ko. Mga ilang minuto lang din na nakalipas, ay huminto yun o yun bang nawala na yung tunog. Pero halos malamig ang buong katawan sa sumunod na nangyari. Napayuko si Aling Kuring ng Bahagya kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Ano pong sumunod na nangyari? Excited na tanong ko at napapalunok pa ako ng laway. Narinig ko ulit yung sitsit, pero sa mga oras na iyon ay hindi na sa labas, sa likuran ko na mismo. Yun kasi pagsitsit niya ay parang sinasamahan ng paghinga. Alam kong nasa likuran ko lang ito at nakaupo. Kasi nga ramdam ko talaga ang presensya niya. Hindi pa rin ako noon kumikibo. Naninigas na kasi ang katawan ko sa takot. At hindi ko na rin alam ang gagawin. Mainit yung hininga niya na dumadampi sa akin na parang pinapasok ng hangin ang balat ko. Bagamat takot na takot ako, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pagdarasal. Hindi ako nawala ng pananalig sa Diyos at umaasang papakinggan niya ako. Hindi nagtagal ay huminto na ulit ang sitsit. Natahimik na ang paligid at parang kalmado na. Nawala na rin yung mainit na pakiramdam na dumadamping hangin sa bato ko. Para akong nabunutan ng tinik noon. Kako, mabuti at pinakinggan din ng Diyos ang dasal ko. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil noong tinangka akong lingunin ang likuran, ay ganun na lang ang paninindig ng balahibo ko sa katawan nang tumambad sa akin ang maitim na mukha ng isang nilalang. Nakaupo ito sa likod ko at kaparehong kapareho ng estilo ng pagkakaupo ko. Halos mamatay na ako noon sa nerbiyos dahil bigla itong humisi sa akin. Kasabay pa ng panlilisik ng mapupula niyang mata. Sa sobrang takot ko noon, nagsisigaw na ako papalabas ng banyo. Hindi na nga ako nakapaghugas noon. Kako, bahala na. Ang mahalaga, matakasan ko ang mukhang halimaw na nilalang na iyon. Nakakatakot talaga ang itsura niya. May mahaba pa itong tenga at may matatalas na ngipin. May apat din siyang pangilan na kalitaw sa bibig. Subalit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay nang bigla niya akong hinabol habang kumakaripas ako ng takbo sa manukan. Halos magkatisod-tisod ako noon dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ko. Kung pwede nga lang sana lumipad, baka lumipad na ako para lang makarating agad sa loob ng bahay. Pagsapit ko sa pinto, ay sinalubong ako ng nagtatakang si nanay at ilan sa mga kasamahan naming dumalaw. Pati si Manang Esther ay naroon din, nagkukumahog na lumabas ng bahay upang alamin kung anong nangyari sa akin. Bago pumasok, ay lumingon pa ako sa likuran. Pero bigla na lang din nawala yung itim na nilalang na humahabol sa akin. At nang hindi ko na ito makita, ay pinapasok nila ako sa loob ng bahay. Amoy na amoy pa nga daw ng mga tao noon ang dumi ko dahil hindi pa ako nakapaghugas. Kaya dinala muna ako ni nanay sa puso. At ayun, apat silang sumama sa akin para hindi ako matakot. Doon ako nakapaghugas. Saka ko ikinuwento sa kanila ang buong nangyari. Noong una, hindi sila naniniwala sa akin. At ang sabi, baka guni-guni ko lang daw. O likha lang ng malikot na imahinasyon ko. Pero pinanigan ako ni Manang Esther. Sabi niya, totoo raw ang nakita ko at hindi ako basta-basta gumagawa lang ng kwento. Nakikita niya rin daw iyon pero hinahayaan niya lang kasi hindi naman siya sinasaktan eh. Parang nananakot lang talaga. Sa pag-amin na iyon sa amin ni Manang Esther ay saka pa lamang naniwala sa akin si nanay at ang mga taong kasama namin. Ayon kay Manang Esther, maligno raw ang nakita ko at matagal na itong gumagambala roon sa mga taong bisita. Tsaka mga napapagawi. Ang sabi niya kasi, dati raw na malaking puno ang lugar na pinaglagakan noong banyo. Mahilig daw sila sa mababahong lugar, kaya hindi umaalis sa banyong iyon. Simula noon hanggang ngayon, na nagkaroon ako ng pamilya, kinakatakutan ko pa rin ang bahay na iyon at isinumpa ko sa sarili ko na hindi na muli pang tatapak doon. Mahabang pagpapatuloy pa ni Aling Kuring sa natatakot niyang karanasan. Kaya naman, hindi rin tuloy maiwasan ni Lito na kilabutan sa kwento. Halos mapatalon na nga ito sa takot sa mga eksena habang dahan-dahan na nagkikwento sa amin si Aling Kuring. Hindi ko rin maiwasan na mapaisip at magkaroon ng bahagyang interes sa malignong kinakatakutan sa bahay ng mga Enriquez. May pagkakahalintulad kasi
ang makapanindig balahibong karanasan ni Aling Kuring sa experience ng isang tiyahin ni Rojo na si Auntie Beth. Akma ito sa ikinuwento sa amin ni Rojo, kaya hindi ko mapigilan ang sarili na subukang harapin ang malignong iyon sa araw na napili ko. Gusto ko itong makita ng harapan at subukang kalabanin para matigil na ang paghahasik nito ng takot sa bahay na iyon. Malakas din ang pakiramdam ko na ito rin ang nilalang na nananakot kay Lola Esther at nanggagaya sa katawan at mukha ni Clara. Kaya't kung hindi ko ito tatapusin, malamang ilang tao pa ang tatakutin nito hanggang sa wala nang magtangkang bumisita sa bahay ng mga Enriquez sa takot sa nilalang na iyon. Maya-maya pa ay sandali kaming natigilan sa pag-uusap ni na Aling Kuring nang biglang dumating ang anak nitong masungit. Nakabihis pa ito ng pantulog na halatang kagigising niya lang. Sinaway ito agad ni Aling Kuring nang walang pakundangan itong kamutin ang singit habang nasa harapan namin. Agad naman itong kinurot ni Aling Kuring sa braso. Napailing na lang kami sa tinuran nito. Mahiya ka ngang bata ka? Kababae mong tao? Daig mo pa ang mga sanggano kung makakilos? Hindi mo ba nakikita na may mga customer tayo? Kamot ka ng kamot ang singit mo dyan eh. Hindi ka pa nga nagsusuklay. At sigurado akong hindi ka pa rin nagbumumog. Mag-ayos nga muna ng sarili mo doon sa loob. Sermon pa ni Aling Kuring sa anak. At ano naman pong pakialam ko sa kanila? Pabalang naman itong sagot kay Aling Kuring, sabay nag-walk out agad na parang hindi ina ang kausap. Ikaw talagang bata ka? Napakapasaway mo. Ay, naku. Tatanda ako ng maaga sa iyo eh. Ay, haatakihin talaga ako sa puso niya sa pag-uugali mo. Hoy, Ana! Hindi pa tayo tapos mag-usap ha? Huwag mo ako tinatalikuran. Talak pa ni Aling Kuring. Kaya dito na rin kami nagpa siyang magpaalam na sa ginang. Tumango lang ito at ngumiti sa amin. Humingi rin ito ng pasensya sa inasal lang kanyang anak sa aming harapan. Matapos makabili ay umuwi na rin kami agad ni Lito sa bahay nila Rojo. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 28. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.